Becky. So, dito tayo ulit sa channel ko na Mad Max Motor Parlor by Becky Works, Edel Llamas. Search nyo sa YouTube yan. Type nyo lang yung pangalan kong Edel Llamas. Makikita nyo na agad. Dito yung YouTube channel ko. So, ito na naman tayo. Another day, another blessings po. Galing so, mabagyong araw sa inyo, mga ka-Beckys. So, ang project ko naman ulit ngayon ay Sol I 115. So, ituturo ko naman ulit sa inyo secret technique o life hacks. Ito motor na gagawin ko ngayon, ayaw gumana nung projector niya. I mean, ayaw mag-function nung pinaka-headlight niya na HID. So, tuturo ko sa inyo yung technique na hindi nyo siya kailangan palitan agad. Itatry nyo muna itong method na gagawin ko na ipapakita ko sa inyo. Kumbaga, ang tawag nila eh, pangsamantagal. Na baka akala nyo sira na, pwede pa palang magamit ulit. So ito, papakita ko sa inyo. Stay tuned, ka-Beckys. So mga ka-Beckys, ganito yung kabuuan nung ano niya. Yung setup ng ilaw niya na ginawa ko noon, magpo 4 years ago na. Buhay pa rin siya. Ang problema is nawawala yung pinaka-headlight na, yung HID projector niya. Testingin natin yung pailawin ko. Yung headlight ko, ayaw oh. Pero pansinin nyo sa loob, yung high elo gagana. Ayun, nakita niyo gumalaw sa loob mga ka-Beckys. Ayun. So meaning to say, ay gumana nung HID projector niya. So ito 'yung sinasabi sa inyo, sikretong technique. Babakasin ko 'yung kaha. Ipapakita ko sa inyo kung ano 'yung paraan na sikreto na ginagawa ko. Para hindi mo muna kailangan magpalit, mabubuhay mo siya ulit. Alasin ko muna 'yung kaha. So, ayan ka-Beckys, kalas na yung buong kaha niya. So, unang gagawin ko, mga ka-Beckys, syempre, ito troubleshoot ko muna. Baka hindi balas ang problema, baka yung harness, yung wiring ito, naglo-loose. So, gamit tayo ng digital multi-tester. Tapos, bubunutin natin ito. Yung connector kasi na yan, yan ang nagsusupply. So, unang check ko muna, dalawa yan, positive, negative. Check ko muna yung body ground or yung negative. Kung meron siya. Lagay ko muna sa continuity. Ayan, tumunog siya. Isabi, may linya yung negative niya. Balik ako sa DC. Onto yung susi para pumasok yung current, yung DC. I-headlight ko ngayon. Ayan. Inalo ko siya, sunitch ko siya sa headlight. Tignan ko ngayon kung may reading tayo ng 12 volts. So, meron mga ka-Beckys. May reading siya 12 volts. So, sabihin, walang problema yung wirings natin, yung harness. Ang problema natin is yung balas. So, ito na yung gagawin natin, yung sikretong paraan sa balas. Tatanggalin natin siya sa pagkakamount, mga ka-Beckys. So, ayan, tanggal na, mga ka-Beckys. So, gagawin ko na yung paraan. So, ito, mga ka-Beckys. Kailangan nyo ng blower. So, ito yung balas niya. Painitan nyo yung likod. Dito mga ka-Beckys. Huwag masyado mga ka-Beckys. Yung saktong-sakto lang. Yung makakapasok yung init sa loob. Tapos dito, konti lang. Isang pasada lang. Mainit na siya. Okay. Tapos, kailangan nyo na ang hammer. Para naman umalog-alog yung pyesa sa loob. Ayan. Okay. So, isasaksak ko na siya ulit, mga ka-Beckys.
Mahal! Masantay lang mga kabekis, tinawag ko yung misis ko para hawakan niya. Habang isasalpa ko yung balas. Saka pinalalamig ko pa. Dahil medyo mainit to. Tignan natin ngayon kung gagana siya. So ito na, medyo mainit pa. So sasaksak ko siya ulit mga kabekis sa harness niya. Siyempre kukuha ko ng band na extra. So band na nakabalot pa mga kabekis bago yan. Testingin natin siya kung gumana. So, ito yung susi. Hindi ko post ko naman. Agad yung balas. Tira na agad yung balas. Kailan post ko nga muna. Yan. May focus kasi i-edit ko yan eh. Okay. Yan, mga kabeki, so gumana siya. Pinupukpuk ko lang siya, pero pinainit ko siya. Ayan o. Walang biro yan mga kabeki, siya rin yung balas. Hindi ko ugali magsinungaling. Actually, ipapakita ko rin sa inyo, hindi ko i-edit. Unang try ko, hindi gumana. Tatawa yung misis ko. Napahiya ako ng konti. Hindi ko i-edit yun, papakita ko sa inyo yun. Ayan o, gumana na. Marami na nakapagpatunay niya ng mga customer ko. Dahil unang pagwa sila, pinalitan agad yung balas. Pero siyempre, pwede sabihin natin, baka naman hindi balas ang sira, baka yung bulb mismo. Mga kabekis, take note sa mga projector, mga HID po, kahit sa mga kotse na HID na hindi nakaprojector, hindi yung nauunang nasisira ang bulb. Nauuna ko lagi ang balas. Matagal ho masira ang bulb. Dahil yung sa akin, 5 taon na. Nakadalawang palit na ako ng balas. Ah, isa. Kasi nakukuha ko siya sa repair ko. Iinitin nyo lang, tapos pupukpukin nyo. Ulitin ko, sisindihan ko. Ayan o. So, kung sumindihan dyan, letestingin ko ngayon yung headbike niya. Pause. I-pass forward naman yun. Yan. So, ito yung balas. Ito yung headlight. So yun yung mga kabekis, yung mga akala nating sira na, pwede pa pala. So sabi ko nga, ang mga tinuturo ko dito ay mga secret technique kung saan kayo makatipid, life hacks. Marami kong mga nilabas sa video na mga ganyan na mga technique na sariling discarte ko, sariling tsuri ko. Ngayon ang tsuri ko naman dito, bakit kailangan ko siyang ganunin? Kasi iba-iba rin ang klima ng panahon. Tapos, lalo na ngayon, uso sa batas natin talaga, kailangan kahit tanghaling tapat, naka-headlights ka, kunyari sa Clark, taga-Clark to, kahit tanghaling tapat nakasindi siya, syempre mainit na yung panahon, mainit pa yung balas, mainit yung HID. So umiinit din ho to mga kabekis. Tapos biglang uulan, nagkakaroon po ng moisture sa loob yan mga kabekis. Yung moisture na yun, pag lumamig, namumuo siya. Kasi may mga electronic components po to. Actually, pwede nyo rin i-drain to. Dikit nyo itong dalawa para mag-discharge. Gum chain ng tester, i-discharge nyo. Pero yung sa akin, ininit ko siya.
para uminit yung mga components parts niya uli. Sa mga cellphone, mga kabekis, ginagawa yan. Ginagamitin ng blower. Yung mga board na ayaw gumana. Gagamitin nila ng blower yan. Gumagana na ulit. Same lang po siya mga kabekis. Tingnan mo magkano ba ang balas. Nasa 600 po yan. Ngayon, nagpagawa sa akin, hindi pa siya kagasto sa akin na 150. Mas malaki na tipid niya. Tapos, ba't ko siya pinukpok? Para magkaroon ng vibration. Ito mga kabekis, puro to ha. Theory ko lang to. Hindi naman to tinuturo sa iba. Hindi to nalalaman, hindi to napag-aaralan. Theory ko lang din yon solid. So, nasa inyo. Kung gusto nyo makatipid, gawin nyo rin, subukan nyo. Lahat ng mga naka-projector dito at mga kotse na naka-HID, napundi agad yung ilaw nila, sasabihin ng mga nag-repair ng mga car accessories o mga motor shop, palit balas sir, gastos ka, labor ka na, materials ka pa. Ito wala. Labor 150 lang, materials niya same pa rin. Yung pa rin ang ikakabit ko sa kanya. So kung sa tingin yung kapakipakinabang mga kabe, kasi tinuturo ko ngayon sa inyo, please subscribe, saka share nyo na rin para lahat tayo may alam sa mga teknik na to. So stay safe. Medyo bagyo tayo ngayon. Ingat tayo lahat mga kabekis. God bless. So mga kabekis, ito yung kabuuan niya. All good na. Okay, so all good na siya mga kabekis. Pwede nang pick upin ng may-ari. Magana na lahat.